Grabe ano, grabe, wala talagang may tatago sa panahong ito. Grabe yung inilalabas ng ilang mga vlogger na sumusuporta sa ating gobyerno at nagmamalasakit, voluntary, nagmamahal sa ating bansa. Kasi yung pong nangungunang vlogger na anti-Marcos o walang nakitang kabutihan sa ating administrasyon na si Maharlika, siya ngayon ang nabubugbog. Kasi itong si Mima, na isang vlogger na may tapang at seryoso sa kanyang ginagawa, na unang nag-expose na di umano ay involved si Maharlika dun sa pagkamatay ng kanyang asawa na 75 years old, dahil di umano ay sinadya ang pagkawala ng kanyang dating inaalagaan at napangasawa. Wow! Ngayon, meron na naman siyang inilabas na di umano ay itong si Maharlika ay gumamit din dati ng illegal drugs at di umano ay nagkaroon pa ng HIV. Ang lupit, ha? So, kung totoo itong mga balitang ito, siya pala yung dapat na mag-drug test. Siya pala yung dapat na mag-HIV test. Wow! Grabe! Nagkawindang-windang na itong mga naninira sa ating gobyerno na mga vlogger na identify na sumusuporta sa Duterte camp. Kasama na din yung Kibuloy at Alvarez Group, dahil sila yung talagang lutang na maraming mga batikos sa administrasyong ito. Pero wala naman tayong marinig ngayon na konkretong paliwanag. Yung iba nga ay parang nagdidepensa pa dun sa hinuhukay ng Senado at ng buong gobyerno kung anong meron kay Mayor Alice Goo ng Bamban Tarlac. Dahil na-discovery na po ang maraming di umano'y pagsisinungaling, maraming discrepancies sa kanyang mga dokumento, hindi malinaw kung ano talaga ang kanyang pagkatao at kanyang ginagawa dyan sa Tarlac. Doon sa mga public hearing ng Committee on Women's, Children's and Family Relations at iba pang komite sa Senado. Until now na nagkakaroon na ng sunod-sunod na hearing, ni isang senador walang nakukumbinsi pa si Mayor Alice Goo kung ano ang kanyang pagkatao. Dahil nga sa kaduda-dudang biglang niyang pagsipot sa Tarlac, biglang nakapagtayo ng maraming negosyo at napakarami niyang asset. Katulad na sinabi ko sa unang mga video natin, 300 million. Okay? At ito pong mga vlogger na identify sa mga Duterte, awa, yung iba ay hindi ka mabibingi ang katahimikan. Yung iba sumusundot or nagtatanggol pa. Pero itong Maharlika na inya kanilang pinaniniwalaan sa nakalipas na mga buwan at araw, ay ito naman ngayon ang kanyang kinasasangkutan. Yung kanyang personal na pagkatao, personal na buhay, ay dahan-dahang lumalabas. Paano siya ngayon papaniwalaan? Paano papaniwalaan itong grupong ito? Ah, na magkakasalungat ang mga paliwanag at higit sa lahat, sila mismo ngayon ang dapat magpaliwanag kung sila ba'y kapanipaniwala. Kasi kung totoo yung mga paratang akusasyon at inilalabas ni Mima na isang vlogger tungkol sa mga dokumentong nakarating sa kanya laban kay Maharlika, ay talagang hindi siya dapat paniwalaan kung totoo yun. Kasi mukhang yung kanyang panawagang bangag sa bawal na, na gamot ang ating Pangulo, yung mukhang kanyang pinagdaanan din yan. Parang ganon. At higit sa lahat, eh meron siyang mga personal na pinagdaanan sa kanyang buhay na ngayon ay lumalabas na dapat niyang sagutin. Dapat niyang sagutin o hindi, pero sira at masisira ang kanyang kredibilidad dito sa kanyang mga pangarap, panaginip, bangungot or maaring fake news na kanyang mga akusasyon paratang kay Pangulong Marcos sa First Family at paninira sa ating pamahalaan at ating Pangulo. Yan ang nangyayari ngayon. Kaya kung inyong mapapansin, paliit ng paliit na yung kanilang mga followers, supporters, dahil pagod na ang mamamayang Pilipino sa paninira,
Gusto ng ating gobyerno ay tulungan, pagkakaisa, at gusto rin ng taong bayan umunlad na ang ating bansa, hindi yung siraan. Sila kasi ang identify na maraming sinisilip na wala namang pagpapatunay kundi puro paninira lang. Marami na silang paratang akusasyon sa ating Pangulo pero hindi naman na ipakita nila ang konkretong pagpapatunay tulad ng diumanay korupsyon, illegal drugs, palakasan system at kung ano-ano pang mga akusasyon nila hanggang sa personal na buhay. Wala silang mapatunayan. Madaling mag-akusa, madaling magparatang, pero ang pagpapatunay, wala. Yun ang dahilan kung bakit napagod, nagsawa, ayaw ng maniwala ng taong bayan dito sa Pilipinas at sa abroad para sa kanilang mga pinagsasabi. Kabaligtaran ang nakikita nila na ang katotohanan ay lumulutang na patuloy na pinagsisikapan ni Pangulong Marcos mapaunlad ang ating bansa. At sa galaw ng mga congressman ng buong kongreso na tulungan si Pangulong Marcos, hanapin ang katotohanan tungkol sa gentleman agreement, tungkol sa mga illegal drugs, tungkol sa mga human rights violation, extrajudicial killing ng nakaraang gobyerno. Yan ang lumuluta ngayon. Mahirap nilang idepensa yan. Ha? Walang konkretong paliwanag ang kampo ni Duterte, ang kanyang mga vlogger kung paano idepensa itong ongoing na investigasyong ginagawa ng Kongreso. Kung merong investigasyon under Senator Bato de la Rosa sa Senado, kabaligtaran ang ginagawa doon, paninira o nakakasira sa ating Pangulo. Pero hindi naman napatunayan ng kailang testigo dahil sinabi nga na professional liar, STL ba yun? Storytelling lie, sabi ni si General Santiago. So ayan po ang nangyayari. Sa aking obserbasyon dito sa aking mga channel, especially itong MA Pinoy TV at yung Mike Abbey Opinions, ano ha? Eh, may kasabihan, ang lahat ng ilegal, lahat ng kasamaan o anumang itinatago ay hindi pang habang panahon. Lalabas at lalabas yan. So, itong mga vlogger na ito na patuloy na bumabanat sa ating gobyerno, kayo ngayon ang binabalikan. Kayo ang magpaliwanag kung sino kayo, kung kapanipaniwala po ko kayo hindi. Dahil yan ang dahilan kung bakit nababawasan na, napagod na, inuulit ko, ayaw na kayong paniwalaan ng mga Pilipinong may pagmamahal at malasakit ng totoo sa atin dito sa Pilipinas. Ayan po ang mga nangyayari. Aking observation, analysis at opinion ang lahat ng sinasabi kong ito. Pero may pagpapatunay na akusasyon at meron hong walang pagpapatunay. Pero saan kami maniniwala? Ang tao ay marunong sumuri. Matalino na po ngayon ang mga followers, ang mga viewers, ang mga Pilipino dito at sa abroad. Hindi na pwedeng linlangin. Kaya maging maingat po kayo sa inyong pinapakinggan. Maging maingat kayo sa inyong mga paratang dahil ang walang pagpapatunay na mga paratang ay merong kaakibat na accountability or pananagutan.